Hi guys, good morning. Almost 4 o'clock. Quarter to 4 a.m. Vlog ulit tayo. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. And hit the bell para updated ka. Okay? Shoutout muna tayo mga guys. Siyempre, inuuna ko kayo kasi sinusuportahan niyo ako. Okay. Jobit and Fernando Aguinete. Shoutout kita, Brad. Jessica Leda of Balaoan, La Union. Marami tayo kaibigan niya sa La Union. Sarap dyan, San Juan. Jeremy Susi ng Jessry Game Farm dyan sa Mabalakat, sa Magalang. Maganda manok yan, saka napakabait na bata niya si Jeremy. Edwin Bernardo, ayan, ang kaibigan natin yan. Shoutout kita, Brad. Peter Jobit Bora ng Cebu. Ryan DJ, nagtatanong kung may asil ako. Meron, marami tayong kaibigan na maraming asil na magagaling. Tawagan mo lang ako, bibigyan kita ng number para ma-refer kita. Mag-usap na lang kayo. Joshua Salazar, Getting Jiggy With It. Reggie Tan K of Dinagat Island, Abrad. Mga taga Dinagat, magandang araw sa inyo. And Frank Isaac, yan, nalulupit ang manok yan, ng ano, ng Munting Pangarap Game Farm ng Salukban. Yan ang mga tahimik na low profile na mga breeder cocker na hindi naman commercial ang dating, pero malulupit. Sipin mo, sa 30 laban, 26 na panalo. Tama ba ako? 26 na panalo, 2 talo, 2 tabla. Mabigat. Hello, Frank. Partner yan ni Dennis, ano? Rica Fort. Mga taga-Tinayo yan. Ang barkada ng mga kaklase yata ng mga kumpari kaya sa Cherapura. Mahilig din sa mga pangarelang kotse yan. Okay. Bago lahat, unahin ko rin. Supportahan nga pala natin ang mga ano. Lahat ng orphanage, please, tulungan natin sila mga Brad. Magpusa na lang tayo. Tulungan natin sila. Council for the Welfare of Children, World Vision, Hospicio de San Jose, White Cross, lahat ng ano, nakikita nyong orphanage, kawawa naman yung mga bata, lumaki silang wala silang parents. Tulungan natin, at least we're doing something, maski maliit na bagay, may ginagawa tayo. Pati yung mga Children Cancer Ward, tulungan natin sila. Mga Home for the Aged, mga nursing home ng mga matatanda, sooner or later, tayo rin. Honor thy father and thy mother and thee will be rewarded with a long and fruitful life. Okay? Tulungan natin sila. Huwag tayo magputol lang puno nga pala, mga Brad. Tigilan natin. Magtanim tayo, magtanim. At kailangan maglagay tayo ng mga beehive para marami tayong dumami lalo ulit mga puno. Lalo na yung mga kape-kape. Ipaparami ng kape. Uso ngayon yung mga coffee shop. Marami tayong masarap na kape. Kaya sa Alfonso, sa lugar namin, marami akong kaibigan, marami akong kamag-anak sa Alfonso, Cavite, masarap ang kape dyan. Maglagay tayo ng mga beehive. Kailangan natin yan. Huwag natin yung susunugin kung kaya nakakita kayo ng mga nag-ano ng mga puno ng ano, mga hive ng tira ng mga bubuyog. Wag, kailangan natin sila.
para maging green uli ang ano natin, lugar. Magkaroon tayo ng quality air. Okay. Happy birthday nga pala. Advance happy birthday to yung apo kong taga Cebu. Langi Cebu. Bulhoon si Malena. Happy birthday, darling. I'll see you soon. Topic natin, ulutan. Yan, Toto. Marami nagre-request paano sa ulutan. Ako, alam niyo, sa ulutan, sa matchmaking, sa matching area, eh, masaya dyan. Daming kantsawan dyan. Doon hahasa ang convincing power mo kung paano ka magbenta. Kung salesman ka, gagaling ka lalo dyan. Saka, dyan ka makakakita ng lahat. Lahat ng klaseng sinungaling, nandyan. Puro sinungaling ang tao dyan. Pero ako, ang style ko sa ulutan, hindi ako, ano, kasi ayoko masyado yung lalamangan ako eh. Makakalamang ako. Gusto ko lang yung parehasan lang. Ang ginagawa ko, pagka minamatsan ako, o inulutan ako, o inulutan ko yan, pinabibitiwan ko, kasi hanggang hawak ng manguulot yan, may magagaling kasing humawak ng manok, ng ipit. Paano, inaakangat ang buntot, binababa ang buntot, yung iba, iniipit. Meron kasi mga professional manguulot, matchmaker. Binabayaran sila ng ilang percentage. Talagang bihasa sila humawak ng manok. Kung paano paliitin ang malalaking manok sa hawak lang nila. Ako, ginagawa ko ay sabi ko, pag inulutan ako, largahan mo, bitiwan mo yan. Bitiwan mo. Pag nakita kong namustura na yung manok at nakita ko, binitiwan ko rin. Tinitignan ko yung balikat sa aking balakang. Marami. Tapos, lumamang man siya ng 20 o 50 gramo. Laban na ako. Okay na sa akin yun. Makalaki ko ng konti, okay na rin. Pero dyan, usually, mga professional na manguulot, hindi nagpapalamang yan. Magagaling yan. Lalo na dyan sa Laloma. Naku, ang gagaling ng manguulot dyan. Ako, usually, pag gustong-gusto ko, inamon ako, gusto ko yung laban, nakita ko matibay din yung nagmamanok, nilalabanan ko na lang yung timbangan. Pero pagka nagtimbang kami, tinatakpan ko yung timbang ko. Kaming dalawa lang. Bahala na sila kung magmarites sila kung ano timbang ko. Pero pagka tinimbang ko, nabisyo na timbang ko, hindi ko na ilalaban yun. Iba na lang. Sa ulutan, diyan mo makikita magagaling na salesman. May mga professional manguulot. Marami ring lokohan na nangyayari dyan. Yung tambal manok. Marami dyan. Ang muna yung gagawin, pinaka-importanting dapat mong malaman, pag pumasok ka sa sabungan, may dala kang manok. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo, tanda yun, huwag na huwag yung pahawakan sa ibang tao ang manok nyo. Yan, tandaan nyo. Pag pinahawakan nyo sa ibang tao yan, medyo tagilid ka na. May magagaling na pipilayan yan, whatever, o pipitikan ka na may merong palay dito nakadikit, tutukain, medyo may lason yun. Marami dyan. Alam nyo yan, kasi ibang nagtatanong sa akin, paano raw mag-ulot? Mahina raw sila sa ulutan. Ako, kaya nga, sinasabi ko siya, may mga professional mga ulot. Kung gusto nyo talagang mapalabang kayo, largahan nyo lang. At abayaan nyo, hanggang hinahawakan ng mga ulot yan, pwede niyang imanipula ang katawan ng manok, ng kamay nila. Mas mabilis nga raw ang kamay kaysa sa mata, para sa mga balasador yan. Maraming paraan. Paano maging maliit. Yung 1 in 2.2, mapapalabas nilang maliit yan. Mapapalabas nilang 1/8 yan. Sa hipo. Maraming parang. Kaya pinakamaganda sa lahat, talagang palaban nyo kalaban nyo, palaban din yung manok nyo. Largahan nyo.
Pero pagka yung iba, sobrang gulang na. Ako, ayoko masyadong binubugbog ang manok sa ulo tayo. Kasi minsan masyado nang bugbog sa hawak. Sa hawak ko. O kaya sa hawak ng mga kasama ko mga bata. Na-stress na yung manok. Pinaka-importante, tandaan nyo, huwag na huwag yung pahawakan ng manok nyo sa ibang tao. Sa loob ng sabungan. Okay? So, sige pa paano, meron akong na-share sa inyo tungkol sa, paano mag-ulot. Kung huwag kayo magiging ano dyan, mainipin, saka pikon, pikunan dyan eh, sa loob ng ulutan, kantsawan dyan. Ako, meron akong style ko minsan, pagka nasa mood ako mga asar, nasabi ko doon sa ulutan ko, pagka nakasugat ang manok mo sa manok ko, uuwi ako nakabutubad. Pagka nakita ko nagbago itsura ng mukha niya, nag-react, yari na yun. Huwag kayong pikon dyan at huwag din kayong mainipin. Patience is a virtue. Pagka nainip ka dyan at nilabanan mo na ng pilipit, diyado ka. Makikita niya naman sa tawagan niya. Pagka maganda sa ulutan, mas kinaisahan kayo sa ulutan, na pwede niyong iayaw. Yan ang maganda sa sabungan. Pwede niyong iayaw. Mas kinatanggalan na ng bay na yan, nabitiwan mo yan at di pa nagsasalpo ka yan, pwede mong atake yan, iayaw. May ano. Yan ang maganda sa sabong. Sa matcha, sa sabong, sa mas kinaulutan kayo naman, magagaling magulo, pwede niyong iayaw yan. Okay? Ganyan kaganda ang laro sabong. Pwede niyong iayaw. Huwag niyong pahawakan ng manok. Manok mong dala sa sabungan sa ibang tao. Okay? Maraming yung nangyayaring hindi maganda dyan. Ingatan nyo. Masayang ang paghanda, yung breathing and everything. Tapos, masisira lang. Kapag-uulot. Hackpipe yan, hackpipe. Ngayon, uso yun na yung, ewan ko kung paano yung ginagawa. 2-inch ulutan, 3-inch ulutan, whatever. Sana, nakuha nyo punto ko. Pag-aralan niyo maigi at magtanong-tanong kayo sa mga mananabong. Excuse me. Okay? I'll see you guys again. Kita-kita tayo ulit. Next topic natin, back. Abangan nyo. Bakit nagsya-shortcutting ang manok? Sinisulat ko na maigi kung yung ano, pag-uusapan. Bakit nagsya-shortcutting ang manok? Okay, next ako na yun sa next vlog ko. Okay, I'll see you again. Tulad na sinabi ko, mahalin natin ang kultura natin, mahalin natin ang kapwa natin, magmahalan tayo, manok lang ang maglalaban-laban, magrespetuhan tayo. Huwag tayo magtapo ng basura, huwag tayong gumamit ng plastic, maglinis tayo, lalo na ngayon, nagbabago na klem ha. Uso ngayon ng sakit. Magbabako na kayo. So, be happy. Maging masaya lang kayo sa buhay. Maging masaya lang kayo sa pagsasabong. Alalay lang kayo sa sugal. Pera, pusta, para tumagal kayo. Marunong kayong mag-manage ng pera nyo. Management, importante yan. Time, pera. Okay, I'll see you guys again. I'll see you soon. Lagi ko sinasabi sa inyo, peace, love.